Magandang hapon po sa ating lahat. Tungkol sa masigabong panitikan at sining sa panahon ng batas militar. Isang panimula muna, isang masaklaw na pagtingin, sabihin pa, halos pabalangkas or outline-ish lamang na pagtingin ang maisasagawa ko ngayon dahil sa dami at sigla ng mga naganap sa larangan ng sining at kultura sa pangkalahatan. Yayamang may magtatalakay sa larangan ng dula at pelikula, igit akong tututok sa panitikan na siya namang talagang nakatalaga sa akin. Lamang hindi ko matatalakay ang panitikan na hiwalay sa kabuuan ng mga gawaing pangkultura. May dahilan ang ganitong sabayang pagtalakay sa panitikan at kabuuan larangan ng kultura. Ito ay dahil may malaking papel ang mga makabayang organisasyon at individual na siyang pangunahing puwersa na nagpasigla sa larangan ito. At malaking bilang, sabihin pa, halos lahat sa panahong iyon ay nakabilang sa iba't ibang organisado at makabayang kalipunan. Sa kabuuan, ang yugtong ito ay nakapagpasulpot ng pinakamalawak na organisadong pagkilos sa larangan ng sining at kultura na hindi pa naisasagawa kailanman. Kaya kahit sa pangyayaring ito lamang ang malawakang pagkaorganisa ng mga alagad ng sining, pangahas kong binabandila na ang yugtong pinag-aaralan ay isang ginintuang yugto. Hindi dahil sa suporta ng batas militar. Bagkos sa pagbatikos dito, kaya sumigla ang panitikan at sining sa mga panahong ito. Sapat upang pangasan kong sabihing ginintuan ang yugtong ito. Tulad sa mga maliligalig na panahon, halimbawa ay sa huling taon ng pananakop ng Espanya, mga unang taon ng pananakop ng Amerika at panahon ng Hapon, makikita ang masasabing kasiglahan din ng panitikan at sining. At ganoon din, hindi ito dahil sinuportahan ng mararahas na pananakop na ito ang panitikan at sining. Mano pa, pagtugon ito ng mga alagad ng sining sa mga limitasyon na ipinataw sa paglikha. At sa kabilang banda, pilit inilulugso ng mararahas na panahong ito ang panitikan at sining. Sa mabilis na pagtingin, naging masigla ang pagsusulat ng tula, kwento, dagli, dula at sanaysay. Musbong sa panahong ito ang maraming kabataang manunulat. Organisado ang malaking porsyento ng mga bagong manunulat na ito. Sa pelikula, tinaguri ang ikalawang ginintuang panahon nito dahil sa dami ng masining at makabuluhang pelikula. Sa larangan ng teatro, sa dami ng mga bagong mandudula, akta at mga grupo na nagtatanghal, pinangahasan ko rin bansagan ito bilang ikalawang ginintuang panahon ng tula. Sa awit, sa panahong ito, yumabong ang mga Pilipinong kompositor, mga awit, at ang kanilang komposisyong may titik sa Pilipino at malawakang tinatangkilik. Sa sining biswal, ang pag-usbong ng kabataang artista sa orientasyong social realism. Dumagsa ang socially relevant at pumapaksa sa kalagayan ng panahon noon ang mga akda at obra. Kahit pa kasagsagan ng batas militar na laging nakaambang magpaparusa sa sinumang tutuligsa sa ganoong kaayusan. Ang pagpaparusang ito kung tutuntunin sa kasaysayan ay laging naroroon din. Di ba't ang dalawang nobela ni Jose Rizal ang isa sa mga dahilan kung bakit siya nahatulan ng kamatayan? Pinatawan ng malawakang sensura ang anumang sulating walang imprimatur ng simbahan sa mga panahong iyon. Ganap na kontrol ang ginawa ng Espanyol sa palimbagan noon. Kaya kinailangan ng
KKK ng Katipunan na lumikha ng sarili nilang limbagan na kukumpiskahin din ng mga Espanyol noong matunton. Kontrabandong itinuturing sa Pilipinas ang inimprenta sa Espanyang La Solidaridad. Sa panahon ng Amerika, dinakip, hinatulan ng pagkakabilanggo at pinagmulta ang mga mandudula, aktor at direktor ng mga tinaguriang sedisyosong dulat. Sa panahon ngayon, kinikilala bilang unang ginintuang yugto ng dula sa Pilipinas. Higit pa rito, umabot ang pagdakip pati na sa mga manunood. Bukod pa ito sa matinding sensura na pangunahing masasalamin sa kaso ng editorial na Aves de Rapina. Ngunit ipinangangalandakan ng bagong mananakop ang demokrasya at malayang pamamahayag. Matinding sensura rin pagpapasara ng mga pahayagan at palimbagan at pagbabawal sa paggamit ng wikang Ingles ang naganap sa panahon ng Hapon. Bukod pa ito, siyempre, sa hayag at lantarang digmaang nagaganap. Sa pagnanais ng mga manunulat na patuloy na makapagsulat, ang mga nagsusulat sa Ingles ay biglang kumambyo sa wikang Pilipino. At ang kaisipang Asia para sa Asia ay sinakyan sa pamamagitan ng mga paksang tinatawag na local color o patungkol sa bayan. Ang resulta ang tinaguriang ginintuang panahon ng maikling kwento. Hindi nalalayo ang panahon ng batas militar o kanugnog ng mga taon nito. Pre-martial law and post-martial law ay kasama sa pinatalakay nating panahon. Malawakang sensura, pag-imbita sa kampo. Yung pag-imbita, ibig sabihin ay igigrill ka ng mga tanong. Pag-aresto at pagpatay. Ang katangian ng panahong ito na katulad din na parang may mga dayuhang mananakop. Binanggit ang karasang ito sa larangan ng panitikan at sining upang igiit na ang pagsigla ng panitikan at sining ay hindi dahil sa pagsuporta o tangkilik ng mga nasa poder, bagkos dahil sa paglaban ng mga dinahas na alagad ng sining. Isang post kasi ang napansin ko sa Facebook mula sa isang soap opera writer, sikat ito, na nagmamarunong na nagsabing nagkaroon ng ginintuang panahon ng pelikula noong batas militar dahil sa suporta ng diktadura. Siguro, naisip niya yung MIFF, Manila International Film Festival, na isang one-shot deal lamang, isang pabongga lamang. Tiyak naisip niya ang dami ng mahuhusay na pelikula at direktor sa panahong iyon. Pero hindi yata niya naisip o hindi niya alam o hindi niya ikinonsidera o hindi man lang siya nag-research ang labis na sensura na ganap noon. Halos ipatigil ang Maynila sa mga kuko ng liwanag ni Lino Brock at ang Manila After Dark ni Ismael Bernal at ang tuluyang pag-ban ng pelikulang Sakada ni Ben Cervantes. May footnote ako dito sa Sakada dahil pinatawag sa kampo si Ben Cervantes at pati ang tagapagsalita ninyo ngayon, ako ay Grenil ng military tungkol sa Sakada dahil ang final version ng script ay ako po ang sumulat nito. Samantala yung mga bomba film na lumaganap noon upang makalusot, alalampasin nila yung mga naguhubad, yung bomba, yung sexual films. Palulusutin ito ng sensura, pero kailangan nila magsingit ng mga propaganda ng bagong lipunan. Halimbawa, naka-wet look na babae na nagtatanim dahil sa masagana 99. Ang mga alagad ng sining na nagtataguyod sa makabuluhang paksa at tema ang dahilan at nangahas na ipaabot sa mambabasa
manonood at tagapakinig ang pangunahing dahilan sa kasiglahan ng panitikan at sining sa panahon ng diktadura. Ang kasigasigan ng mga alagad ng sining ay hindi umusbong na parang kabuti noong batas militar. Ang pagtalakay ng panitikan at sining, sa pagtalakay nito, mainam na tuntunin ang pagyabong nito sa ilang mahalagang pangyayari. Una, ang pagsigla ng nasyonalismo noong dekada 60 nang umatngat sa kolonyal na mentalidad. Ikalawa, ang pangkulturang impluensya mula sa ibang bansa na nagsimulang bumasag sa pyudal na kaisipan. Halimbawa, bagong pagtingin sa kababaihan, anti-gera ng Vietnam, mga awit at gawin ng kabataang humihingi ng pagbabago, paghingi ng pagkakapantay-pantay at mga katulad. Ikatlo, ang pagbubuklod-buklod ng mga alagad ng sining tungo sa bagong pagtingin sa panitikan at sining. So nagkaroon dito ng panibagong pagtingin sa panitikan at sining. Pangunahin dito, bagamat sandalian lamang, dahil inabot agad ng batas militar, ang grupong paksa ay yung panitikan sa kaunlaran ng sambayanan. Dito, sa kauna-unahang pagkakataon, idiniklara ang panitikan at sining na ang panitikan at sining ay sandata ng pagbabago. Kanina nabanggit yung art for art's sake. Ngunit ang issue sa panahong ito ngayon ay hindi na lang art for art's sake. Resolve na yan. Hindi art for art's sake ang panitikan at sining. Bagkos ang issue ay paano gagawing sandata ang sining at paano magiging bihasa ang manlilikha na panghawakan ang sandatang ito tungo sa pagbabago. Ang laki ng list, ng orientation. Anong uri ng pagbabago? Isa ito ang pagbabagong panlipunan. Kung usapin ito ng lipunan, kailangang bumaba sa toreng garing ang manlilikha. Kaya ang paglikha ay nagtaglay ng kaisipang humango ng isusulat mula sa lipunan upang pakinabangan ng lipunang pinaghanguan nito o tungo sa lipunang ito. Sabihin pa, mula sa masa, tungo sa masa. Upang maisagawa ito na mula sa lipunan, tungo sa lipunan, kailangan gumamit ng wikang mauunawaan at makapagbubuklod sa lipunan. Maray, natalakay ito noong nakaraang session nyo. At ang napiling wika ay ang pambansang wika, ang Pilipino, bago pa naging Filipino ngayon. Ito ang isa sa pinakamalalaking kontribusyon ng kilusang makabayan ang itaguyod at palaganapin ang pambansang wika. Buong kapangasan kong masasabi na ang pinakamalakas na puwersa ang nagpalakas sa pambansang wika ay ang makabayang kilusan. Hindi ang surihan ng wikang pambansa na pinangalan ng komisyon ng wikang Filipino ngayon na walang inatupag kundi masdan ng wika bilang wika. Nang ideklara ang batas militar, matinding sensura ang pinalaganap sa lahat ng uri ng komunikasyon. Mirror mo pati ang mimeographing machine ay kailangang iparehistro. May batas tungkol dyan. Ang mimeo ay masasabing pinaka-accessible na uri ng paglilimbag sa panahong iyon. Ipinasara ang halos lahat ng uri ng mass media na ang pinayintulutan lamang ay yung hawak o kontrolado ng pamahalaan. Hindi bihira ang mga dyaryo noon na may bakante at puting espasyo dahil pinaalis ang hindi paborableng balita o hindi nagandahan sa litrato ng unang gina. Sa isang punto, kinailangang magpasa muna ng summary sa gagawing palabas sa telebisyon at pelikula upang mapahintulutan. At gayon din sa radyo na sinasabing nakamonitor o nakarecord ang mga programa.
kahit dahil lamang sa mahigpit na sensurang ito, sapat na dapat nasabihing isa na sa pinakamadidilim na yugtong kasaysayan ito ng larangan ng panitikan, sining at pamamahayag. Ngunit nagpursigi ang mga alagad ng sining. Sa dalawang antas nakipag-eskrimahan sila gamit ang pluma, pinsel, gitara, kamera at iba pang sandata ng paglikha. Ang dalawang antas na ito ay sa antas na legal at sa antas na hindi legal, pailalim o underground. Na ang malaking porsyento ng pagpupursigi sa parehong antas ay organisado at hindi individual effort. Marami ang dapat sa lungguhitang kontribusyon ng mga alagad ng sining, akda at organisasyon. Ngunit gaya ng nabanggit ko, napakalawak ng paksa. Ilan lamang sa mga ito na dapat pa na pag-aralang mabuti ay ang sumusunod. Una, hindi sa pagkakasunod-sunod, not sa importance. Isa, ang galian sa arte at tula o yung tinatawag na GAP. Grupo ng mga makata. Sa kinalaunan ay may mga magsusulat sa maikling kwento, dula, awit. Pinaka-influential na grupo sa larangan ng pagsusulat sa mga panahong iyon. Nang influensya niya ay tumatagos hanggang sa kasalukuyan. Itinatag ito noong 1973. Contrary sa ating pagkaalam, hindi isang tao ang nagtatag nito. Marami sila. Ang ilan sa mga ito ay si Virgilio Almario, Romulo Sandoval, Virgilio Vitug, Teo Antonio, Mike Bigornia, believe it or not, Conrado de Quiros. Ilan lang. Kabibilangan kinalaunan nito ng mga naging haligi na ng panitikan, katulad ni na Jesus Manuel Santiago o si Jess, Fidel Rillo, Marnie Quilates, Tomas Agulto, Rene Villanueva, at mga mahigit pa sa 100 kasapi nito na aktibong nagsulat sa panahong iyon. Hindi ko maiisa-isa dahil mahigit 100 sila. Makakabilang din dito later on bilang honorary member or halal na kasapi sina Pitlacaba, Bian Lumbera, Rogelio Sica. Makapaglalabas ito ng hindi bababa sa 9 na antolohiya, serye ng mga symposium, serye ng poetry reading at campus tour, workshop para sa kasapian at maging sahanay ng estudyante, manggagawa at iba pang tinatawag na batayang masa. Ang mga kasapi nito ay makakasama sa maraming pakikipagtulungan sa iba't ibang samahan at ibang larangan ng sine. Halimbawa, yung Hayuma, ang interaction at exhibit ng mga makata at visual artists. Ang mga pandulang pagtatanghal tulad ng anti-base na Bodabil, ang nagalit ang bulkan kay Uncle Sam sa direksyon ni Ismael Bernal. Ang pabigatan, isa sa pinakauna, kung hindi man pinakauna, na pagtatanghal ng mga orihinal na awiting Pilipino na ginawa sa Metropolitan Theater. Ang Dingas, isang concert tour ni na Jess Santiago at Susan Fernandez sa Europe upang ipaalam ang tunay na kalagayan ng Pilipinas noong batas militar. At napakarami pang dapat itala at i-research sa antas na legal at lalong-lalo na ang pakikisangkot sa hindi legal. Marahil, maingat na maaaring sabihin na ang kasipagang ito ay dahil sa bagong orientasyon. Bagong orientasyon ng mga manunulat
na papaglingkurin ang panulat sa sambayanan. At ang masugid na pamamahala ng makabayang puwersa sa loob ng mga samahan. However, magiging tampok na balita, front page sa Inquirer. Magiging tampok na balita ang GATT gawing 1985 nang patalsikin nito ang isa sa mga adviser founder nito nang tuluyan ng mabunyag ang malaon ng lihim na nakikipagsabwatan pala ito sa diktadura. Na habang maraming manunulat ang tinatamaan ng sensura, hirap makahanap ng trabaho, hinaharas ng militar, ikinukulong at pinapatay. At habang pumupusturang makabayan, ang adviser na ito, nagtatamasa siya ng kalinga ng diktadurang kapalit ang serbisyo niyang mapakampi ng mga manunulat at artista para sa diktadura. Ikalawa, ang grupong PETA, Philippine Education Chapter Association, tinatag ni Cecil Gidote nung kalagitnaan ng dekada 60. Ang PETA ang pangunahing grupong pangteatro ng Pilipinas at nanguna sa paglikha ng pambansang network sa dulaan, considering na ang theater ay part ng literature. Ang mga mandudula at iba pang grupong pangteatro, ilan lang dito, sina Manuel Pambid, Al Santos, Bonifacio Ilagan, Maluhacob, Boy Noriega, Butch Dalisay, at mahigit sa 40 mandudula na pausbong ang palihang Aurelio V. Tolentino, isang workshop at contest ng Aurelio V. Tolentino. May mga grupong panchatro sa universidad at ibang eskwelahan sa ilang paggawaan at komunidad. Hindi lang sa Maynilaan, bagkus sa kabuuan ng bansa. Muli, malaki ang papel ng makabayang puwersa sa paglilakas ng teatro. Sa mga sumusunod pang taon, masasama sa mga tampok na mandudula sina Rene Villanueva at Roddy Vera. Ganon karaming na playwrights ang na-produce ng panahon na yon. Sa larangan ng pagpipinta o visual arts, ang mga social realist na pintor at independenteng makabayan na artist tulad ng grupo ng tinatawag na Kaisahan. Dito kasama sina Neil, ang yumaong Neil Dolorico. Ito yung nakaugnay, naka-interact ng GATT sa exhibit pagsasanib ng visual art at ng poetry. Panglima, ang mga kompositor, mga awit tulad din na Jess Santiago at ang kanyang NGO na musika na siyang humasa sa mga umuusbong na kompositor noong panahong iyon, katulad din na Rom Dongueto at Noel Cabangon. Wino-workshop yan ng grupo na iyon. Hanggang sa grupo ng Jerks na dumaan din sa ganitong workshop. At iba pang masasabing bata pa sa mga panahong yun. Dapat din salungguhitan ang kontribusyon ng mga katulad ni Heber Bartolome at ang kanyang banyuhay. At ganoon din yung mga dating community-based na singing group. Ang Buklot ay isang singing group dati bago ito naging dueto na lang. At ganoon din yung mga nasa ibang lugar outside of Metro Manila, katulad ni na Joey Ayala later on na nasa Mindanao, bandang dekada 80. At maging ang mga aliado na tinatawag na sa grupo ng OPM, Original Filipino Music, tulad ng APO. Pati na ang pagsakay ng sa state-sponsored project tulad ng Metropat. Pang-anim,
ang pag-aalyansang grupo ng kung tama yung pagka-recall ko, Bugkos ang tawag dito, isang napakalawak na alliance sa mga cultural organizations sa pamumuno ng isa sa mga speakers natin, si Bonifacio Ilanga. At syempre, ang Concerned Artists of the Philippines. Kaya kinailangan kong banggitin ito kasi hindi individual writers lang ito. Kung hindi, naggrupo-grupo sila at nag-ugnay-ugnayan sila. Pampito, ang mga mulat na direktor tulad ni Lino Broca, Ismael Bernal, Ben Cervantes, maging ang tinatawag na impluensyadong direktor at mga artista. Pangwalo, ang mga alternatibong publikasyon na naglalathala ng makabayang akda at pagsusuri tulad ng Malaya, Mr. and Ms., We Forum, nagsisimula pa lang Philippine Daily Inquirer at iba pang tinatawag na Mosquito Press. Kasama na ang Diliman Review, Philippine Collegian at iba pang campus paper. Magpapublish ito ng napakaraming literary pieces. At maging yung pag-aari o kontrolado ng pamahalaan katulad ng Focus Magazine na nalusutan ng isa sa pinaka-sensational na paglusot noon ay ang tulang Prometheus Unbound. The later ay magpapakilala si Pete Lacaba na siya ang tunay na nagsulat nito. Pangsiyam, ang pag-usbong ng pagkulturang panunuri. Binibigyan ko ito ng matinding emphasis. Dahil yung panunuri, yung pagkulturang panunuri at gawad ay nakatulong ng malaki upang bigyan ng importansya yung mga makabayang nasulat na yun. Katulad ng halimbawa, ang manunuri ng pelikulang Pilipino ay malaki ang naitulong sa pagyabong ng pelikula ng panahon na yun. At ganun din ang mga column sa mga publikasyon na nakalaan sa reviews at criticism ay nagpatampok sa mga tula-tula at panitikan. At marami pang iba sa kabuuan ay nakalikha ng mga sariling institusyon. Pag pinagsama-sama mo ito, parang may lumalabas na may counter-institution na malakas ang naitayo upang baliwalain ang mga pangkulturang pambubulag at pambubulabog ng batas militar. Sa panahon kasi ng batas militar, sa pagtuturo natin ng PS21, dapat din natin i-underscore na ang pamahalaan ay very, very active din. Nagamitin literature and culture and arts para naman itaguyod ang legitimacy ng martial law. Pinabango nito ng pinabango. Nag-spend sila ng millions and millions dito. Katulad ng Miss Universe. Ilang papa ang dumating. Pati na ang Ali Fraser na labanan. Ang Manila International Film Festival, ang National High School for the Arts, ang CCP mismo, at ang napakaraming artists at writers under the patronage ng First Lady. So pag dinalakay natin ang panitikan, ang sining, hindi lamang yung mga kumontra, hindi lamang yung makabayan ang dapat natin i-discuss. Discuss din natin ano yung ginawa, nakarahasan din sa kultura ng batas militar. Kasi conscious din sila na gamitin ang culture against the cultural workers. At napakaraming iba pang manlilikha, samahan, akda na dapat ay gawan pa ng mas masinop na pananaliksik. Noong 1986, tinangka namin maglabas sa ilalim ng bagong pamunuan ng Cultural Center of the Philippines. Naging head ako ng literary section nito for a short time. Tinangka namin maglabas ng antolohiya ng mga akdang nakikisangkot o masasabing makabayan.
ang isang volume na antolohiya ay hindi napigilang lumobo ng lumobo dahil sa dami ng mga akda na maaaring isama dito. Sa tansya namin ng panahon yun, baka lumampas ng 10 volumes. Pero nung pina-cut off talaga sa amin dahil sa kakulangan ng pondo, umabot pa rin kami sa 3 volume. Ito yung anthology na tinatawag na Kamao. Binanggit ito upang masalangguhitang muli ang dami ng ganitong uri ng panitikan na hindi mababantayan sa ano pamang kapanahuna, pati marahil sa kagyat na hinaharap. At ang pinag-uusapan natin ay nasa legal na larangan pa lamang. Kanina nabanggit ko, dalawa yung larangan, the legal and not so legal. Itong tinalakay ko ngayon, legal lahat yan. Ang isang mahalagang aspekto sa panahong ito ay ang pag-usbong ng malakas na kilusang lihim at ang mga publikasyon nito. Sa yugtong ito, kakaunti ang malawakang pananaliksik sa larangang ito. Kailangang pagtuunan ito ng pansin dahil sa yugtong iyan lamang kinakitaan ang bansang ito ng napakasiglang pamamahayag at panitikan ng tinatawag na underground. Sa panahon ng himagsikang 1896, ang lasolidaridad at ang kalayaan na may iisang issue lang ang mga publikasyon. Kung may iba pa ay dapat saliksikin. Sa panahon naman ng Amerika, wala yatang underground publication. Pati na rin sa panahon ng Hapon. Meron, ngunit mga pulyeto at iilan-ilan lang ang bilang. Sa panahon ng batas militar, ang mga pangunahing rehiyong may malakas na mga makabayang pwersa ay may mga underground publication na naglalaman ng mga balita, sanaysay, dagli, tula, mga litrato at iba pang uri ng biswal. Ilan sa mga ito ay ang Liberation, Taliban ng Bayan, Ulos, Dangatang ng mga Ilocano, Himagsik ng Central Luzon, Kalatas ng Timog Katagalugan at marami pa. Bukod dito ay ang pampanitikang publikasyon na sa kauna-unahang pagkakataon ay ganoong karami. Ito yung mga book form na talaga. Itong ilan sa babanggitin ko. Ang unang aklat pampanitikan na nilimbag sa offset. Hindi na ito yung mimeograph o V-type. Ano? Offset printing na talaga ito na may kulay pa yung cover. Ay ang antolohiyang magsasaka ang bayaning di kilala. 1984. Masusundan ito ng Sa Tungki ng Ilong, 1987. Biyografiya ng matandang aktivista na kumilos mula sa lumang partido hanggang sa bago. STR. Mga tula ng digmaang bayan sa Pilipinas, 1989. Clearing, 1987. Tabanbanwaga, 1987. Nobelang Gyera ni Ruth Fermesa. Ilan lang ito. Bagamat dekada 80 ang mga ito, ang mga akda at paghahanda sa publikasyon ay isinagawa noong 1970 ng dekada 70 at mga unang taon ng dekada 80. Kung may pinakamalaking research dito ay ang yumaong si Hilacio Guillermo. Sana intact pa yung kanyang library on this. Napakarami pa ng mga hindi ko nabanggit. Kaya sa pagkakataong ito, nais kong imungkahi na sana ay magkaroon ng isang masinsinang pananaliksik sa paksang ito. Kung posible, kayang mapaglaanan sana ng grant mula sa Universidad ng Pilipinas. Maraming salamat po sa inyong lahat.